Hello, good morning, guys. Today is Saturday. It is a cloudy day. Madilim ang kalangitan, guys. So, delikado maglalayo, maglalakad sana kapuntang downtown. De kaso, baka biglang umulan eh. Wala pa naman akong sombrero. So, dito lang ako maglakad-lakad sa aking labasan. At kakain na lang ako ng almasal siguro sa bakery. Okay, sa 7-Eleven. Para hindi magutom ang inyong tatay dyan, di ba? Kasi kapo nahirapan ako sa bago naming leksyon. Kasi nanibago ako dahil nga matagal ako na bakante, di ba? Matagal akong hindi nakapag-trabaho ng ano, call center at saka iba yung account ko ngayon. Parang driver din yan eh. Isang taong kang di makapag-drive, mag-iiba ng galaw ng manubila, pati timing ng preno, sa palit ng kambyo, di ba? Ano pa kaya yung mga ganun? So, matutunan din natin yan. Aralin na natin at tiyagain, di ba? Lahat naman bagay natutunan. Yung Rubik's Cube nga, natutunan ko yun. Ako'y 58 years old eh. Ito nga, napakahirap dun eh. Pag hindi mo aralin at hindi mo alam yung mga algorithm, yung mga series of moves. So, ganun lang yun. Doon ko lang binasin yung aking pag-absorb ng mga bagong ano ko. Bagong kaalaman tungkol sa trabaho ng call center. Ang kaganda lang sa call center, guys. Walang age limit. Walang pinipili doon. Basta hanggat kaya mo magpuyat, kaya mo mag-navigate sa computer kasi more in computer skills is an advantage, of course, yung mga may aral talaga. Pero kung gusto mong aralin at gusto mo talagang matutunan, matutunan mo. Yung nga, hinalimbawa ko yung Rubik's Cube. Pag inaral mo yun, matutunan mo talaga. At saka siyempre, ito'y dala din ang pananalangin. Siyempre, ano mang belief meron ka, manalangin tayo dun sa pinaka makapangyarihan sa lahat. Saka iba na nga yung mga kabataan ngayon, guys. Kailangan ang biblis ng kanilang mga, siyempre, iba yung kanilang kaalaman ngayon kasi ng noong araw. Kasi nga ngayon may mobile na, may mga gadget, may mga online shopping. Eh ako, di ko naranasan yung online shopping na yun. So, napakaganda ang ano ngayon. Advanced na talaga ngayong panahon na yun. Magagamit. Magagamit yun sa larangan ng sosyalan. So next week, ang aming oras daw ay 9 to 5. Ang akala ko, umaga, gabi pa lang. Hindi ako masyadong nakikinig. Concentrate ako sa mga sa mga tinuturo. Napakarami. At siyempre na, may bago dito ang yung tatay dyan. So, it's normal. Kaya mahirap talaga pag matagal kang nawala sa larangan ng ganong trabaho. Kasi nga, kuwan siya, yung kailangan sunod-sunod ang iyong trabaho para ma-experience mo tulad dito. Ma-experience mo yung ibang account. Diba? Mga ganyan lang yan. Season na lang to, guys. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit di ako lumipat doon sa isimla lang. Kasi nga, hindi natin sigurado. Pero ibang mga kasama ko, talagang naglipatan na at kagabi naghanap na yata sila o kahapon naghanap sila ng matitirahan o malilipatan. Pero ako, dito pa rin ako sa tinirahan ko kasi nga madaling maghanap ng tirahan na mura, maganda at malapit sa yung trabaho. Ang mahirap hanapin, guys, yung mabait yung may-ari. Diba? Nung sa Maynila pa ako, guys, nang mga upahan kami doon, lalo na may mga anak ako. Ang hirap, guys, hirap. Ayaw na tumanggap ng mga may anak. Maingay kasi yun eh. Tapos, ang hirap, wala pang katapusan. Naniningil na yung anak, naniningil yung tatay, naniningil yung asawa. Kasi kailangan daw, pag hindi ka makabayad, maghanap ka na lang doon ng bahay. Ganyan ang araw, guys. So, hirap. Kasi ganyan ang buhay namin sa Manila nung araw. Wala kang choice, nangungupahan ka lang eh. So, kailangan, i-ready mo talaga yung renta mo. Sa akin dito, di ko naman naranasan. Talagang, kunwari, due ko ay 9, mga 11, 12 minsan. Usually, mga 10. May resibo na ako nakasabit sa pinto ko. Yung ibig sabihin yung pag due date na nakalagay na doon. Sana abot na 11, 12, ganyan. Wala, hindi nanginigil ng advance.
kasi magre-reading pa ng kuryente. Yung kuryente kasi sarili ko eh. So, yun ang dahilan kung di ako lumipat. Mahirap maghanap ng may-ari ng boarding house na madali mong pakisamahan. Magtakaan ko doon sa mga kasamahan ko doon nagbo-board eh. Bakit sila nagtatagal ng 2 taon, 3 taon, iba 6 taon, 8 taon na nga doon, iba eh. Baka nag-aaral pala sila, nag-work in student hanggang graduate, hanggang nakapakasawa, noong college natira. Ibig sabihin, maganda yung namamahala, maganda yung pag, ano nang mayari. Maganda ang kanyang pakikitungo sa mga tauhan at sa mga borders niya. So yun lang. Kaya yun ang dahilan nga bakit ako ulit lumipat. Mahirap maglipat kayo guys, lalo na at madami na akong gamit. Kaya din ako bumili ng mga gamit talagang mabigat na bubuhatin eh. Dahil mahirap maglipat. Pero marami na mga kasama namin na naglilipat. Pagbigay pa lang ng aming ID. Binigyan na kami ID kahapon eh. Nung magbigay na ng ID, alam na nila na talagang suswil. Doon ay sasunod na salary, talagang ano eh. Maglilipatan na sila at maghahanap na sila ng pwedeng malipatan na nasa malapit. Komportable ka na. Pwede sharing, sama mga kapatid, sama sa trabaho, ganun. So, ganyan lang guys. Kailangan lang ng tsaka, tipid at konting ano control sa paggagastos sa tulad ako kasi wala naman ako ibang maaasahan, so ito lang ang trabaho ko. Nagtaka nga sa mga kasamahan ko, may iba doon sino nagtaka bakit ito tatay pala ni Lloyd pato nagtatrabaho. Siyempre wala akong ibang source of income kundi ito lang, itong pag YouTube ko lang naman eh, kalingawan ko lang naman ito kumbaga sa Bisaya pa eh, di ba nga ni Kangas Tagalog para magkaroon ako ng dokumentaryong buhay dito sa Mindanao. At saka malalaman ng pamilya ko kung anong buhay ko dito. So ganun. Basta ang inintindi ko lang dito, yung aking upa ng bahay, pagkain ko, at saka yung araw-araw kong panggastos na pamasahe. Kaya ako nagtatrabaho. At saka kaya ako nagbablog para magdokumentaryo ko ang buhay ko dito sa Mindanao. At saka ito ang aking paraan para ako ay malibang din. At maliban pa doon, siyempre yung aking mga ginagawa ng mga extra work nga, ika nga, weekly exercise, mga ganyan, walkathon. Pero ngayon, walkathon ako, kaso lang basa yung simento, basa yung mga kalupaan, mga damuhan. Kasi nga, mulan kagabi. At ito, mukhang uulan ito ngayon, kung uminit man eh, maganda. Kasi nga, ang langit, tira mo, itim ang langit. So ganun lang guys at nagpasalamat ako na kahit papaano eh nakakahabol ika nga, nakakakul eh. Hindi ako makakasabay sa mga bagong tubo ngayon, mga bagong kabataan. Totoo yung may nag-comment doon na mahirap makisabayan sa mga fresh graduate, mga graduate at saka mga kabataan ngayon dahil sila ay mga aktibo at saka social media, ano talaga sila experience na. So ako talagang dapat aralin ko, talaga yung dapat mong aralin. Kaya pasalamat ako sa mga ka-sitrip ko, mga kasama ko, mga senior, mga talagang marunong na sa aking mga kasamahan at siyempre sa aming trainer kasi kailangan talaga doon makinig ka at saka sundin mo yung kanyang mga dapat ipasunod. So yun lang guys, saan ako'y maghanap ng makainan dito ng almusal. Hello guys, dito ako ngayon sa convenience store. Yan ah. At bibili ako ng mga essential dahil lingkuhan na lang ako nabili ngayon. Papasunog so at bibili tayo makain guys. See you. So guys, ito lang pinamili ko guys. Walang palaman kasi wala silang tinda. So bibili pa ako dun sa siguro sa 7-Eleven. Bibili ako ng mga beling palaman. Peanut butter.
or Star Market, di ba? Bibili ko kasi dito sa Rapper yun. At saka Coffee Mate. Wala na kailangan ko. Kailangan tikit tayo ngayon dahil wala pa tayong sweldo. Wala na tayong pension. Wala pa tayong sweldo. Kasi kakat yung pension ko pagka may maditik na silang remittance galing sa kumpanya na aking pinagtatrabahoan. At sinabihan naman ako ng aking company na matigil yung aking pension pagka ako'y ma-hired na. Doon pa lang sa hub, yung nag-apply pa lang ako, sinabihan ako na if you don't mind sir, if you are a pensioner, your pension will be stopped as soon as we remit your SSS premium to the SSS office. Saka alam po na yun nung binirepay ko nung unang trabaho ko sa call center. So binirepay ko na yun sa SSS, paano kung ako hindi nila ka ng company, tapos ma-detect nila, automatic stop. So ganoon lang guys, kayong mga senior citizen na may pension at magtatrabaho, automatic. Pagka sweldo nyo, automatic yun. Didatakan kayo ng company. Tapos yung SS naman, pag remit na nila doon, depende sa kung anong remitan sila, monthly ba, quarterly, stop na yung pension mo. Ilalakarin mo na naman yun pagka gusto mo nang mag-pension talaga. Yung ayaw mo na magtrabaho, ganun. Kaya ako gusto pa ako magtrabaho kasi nga, man, may pamasahan dito. Gusto kong makaipo ng konti, di ba? Ang bahala ko nang makaipo ng konti para magkabahay. Yung lang ang, ano ko dito, ang aim ko dito sa Mindanao. Makabili ng maliit na lupa at bahay. Kung maaari man dito sa malapit sa akin tinirhan, marami dito mga binibintang bahay na gawa na. Yung mga kubo-kubo at akin na lang i-renovate. Saka ganun. Hindi ko matagal pa yun. Mag-iipon pa ako, di ba? Hindi naman ako nagmamadali. Pautay-utay lang. Kumbaga sa tubig, kahit kunting patak, basta nakatapat yung drum, mapupuno din yan, di ba? Ganun lang yan. Lakasan na lang loob niya, guys. Kaya kayong gusto mag-apply ng call center, guys, mag-apply na kayo. Dito sa aking company, iCor Philippines. So, I'm proud to be iCorian dahil yan ang aking company kaya. So, yun, guys. At ako'y uwi na at magkagabi na sa mga ito. Mayroon pa ako mga gagawin sa bahay ngayon kasi sabado ngayon. Magagawa ako, katapos kain. At alam po, magpa-laundry pala ako ngayon kasi schedule ng laundry ko pag Saturday. Tapos siyempre, linis ang kwarto, linis ang bahay, tubi-tubiin ang mga dapat tubiin. At saka, kunting arrange ang aking mga gamit para hindi tayo mamadali sa oras ng may pasok na tayo, di ba? Kasi next week, panggabi na ako sa aming training pa rin. At inshallah, ma-absorb ko lahat ng mga tinuturo ng aming trainer at saka madagdagan ang aking kalaman tungkol sa trabaho ng call center. Yun lang guys, alam mo na vlogs mo na ito, nanasin lang kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe sa akin channel, John Kalit Kadena, ganun din sa second channel ko, John Kadena TV, at saka sa third channel ko, Big Time World TV. Bye! Our love is a lie, somewhere begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.